Welcome to the message. Maligayang pagdating sa minsay ni Brother William Marion Branham. Ang mga agila ay sama-samang nagtitipon. Sulat mula sa Jeffersonville, Indiana. February 10, 2024. Minamahal na tumubo na binhi, maiisip mo ba kung gaano kaganda ang maupo at marinig ang ikapitong anghel na mensahero ng Diyos na nagsasabi sa iyo kung paanong hindi siya umiwas na ipahayag sa iyo ang buong payo ng Diyos upang pumunta sa mahusay ni detalye tungkol sa pangatlong hatak at patunayan sa iyo kung paano ito mapagtibay ngayon? Kung paano nagsalita ang Diyos sa pagkakaroon ng mga ardilya katulad ng kanyang sinabi sa isang lalaking tupa para kay Abraham? Kung paanong sinabi sa kanya ng parihong bose na makipag-usap sa isang hamak na kapatid na babae na tinatawag hati, nakasasabi lang ng tao at sabihin sa kanya na ang parihong boses na nagsasalita sa pagkakaroon ng mga squirrel at nagsabi na ibigay sa kanya ang anumang gusto niya at tingnan kung ito ay hindi mangyayari kaagad. Paanong isang araw habang nangangaso sa ilang kasama ang kanyang mga kaibigan, isang malakas na unos ang dumating na pilit siyang umalis. Ngunit kung paano nakipag-usap ang Diyos sa kanya, labi sa tainga at sinabi, "Nilikha ko ang langit at lupa. Pinatahimik ko ang malakas na hangin sa karagatan." Kung paano siya tumalon at tinanggal ang kanyang sobrero habang ang tinig na iyon ay nagsabi sa kanya, "Magsalita ka lang sa bagyo at ito ay titigil. Kung anong sasabihin mo, iyon ang mangyayari." Hindi niya kailanman kinwestiyon ang tinig na iyon, ngunit nagsalita at sinabing, "Bagyo, huminto ka, at araw, normal kang nagniningning sa loob ng 4 na araw hanggang sa makalabas tayo rito." Wala nang higit sa sinabi niya, "Huminto ang slate, ang snow, at lahat." Paano sa isang saglit ay tumama sa kanyang likuran ang mainit na araw, nagbago ang hip ng hangin at ang mga ulap, tulad ng isang misteryusong bagay ay tumataas sa hangin at ang araw ay sumikat sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos ay sasabihin niya sa iyo kung paanong 16 na taon bago pa man itong nahayag, ipinakita sa kanya ng Diyos na mayroong cyst sa kaliwang ubaryo ni Sister Branham at kung bakit ito inilagay doon, kung paano sila nagdasal at nagdasal na alisin ito ng Diyos. Pagkatapos kinikilalang pagsubok lamang ng Diyos ang kanilang pananampalataya. At bago ito kailangan alisin sa pamagitan ng operasyon, nakikipag-usap siya sa Diyos at sinabi sa kanya kung gaano siya kahangasawa sa kanya, kung paanong hindi siya nagreklamo tungkol sa hindi niya pag-uwi, kung paano niya laging handa ang lahat para sa kanya kapag gusto niyang manghuli, magpahinga at makipag-usap sa Panginoon. Tapos may narinig siya sa kwarto. Nang tumingila siya, ang tinig na iyon ay nagsabi, "Tumayo ka," at sinabi sa kanya, "Ngayon, anuman ang iyong sabihin, iyon ang magiging paraan." Naghintay lamang siya ng 1 minuto. Pagkatapos ay sinabi niya, bago siya mahawakan ang kamay ng doktor, aalisin ng kamay ng Diyos ang tumor at hindi man lang ito mahahanap. 1 segundo bago siya mahawakan ang kamay ng doktor, gumaling siya. Paano sinabi ng doktor sa kanya, "Gusto kong tiyakin sa iyo, Ginang Branham, na ang tumor na iyon ay wala doon, wala kang tumor." Gaano kasakdal ang salita ng Panginoon para marinig niyang sabihin sa iyo na wala nang pag-aanilangan sa kanyang isipan? Alam niya kung ano ang pangatlong hatak at alam niya kung ano ang ginagawa nito. Sa kanyang opinion, ito ay magiging isang bagay na nagsisimula sa rapturing pananampalataya para sa pag-ali, upang tayo ay maging magalang at manahimik dahil malapit na ang oras kung saan gagawa ang Diyos ng ilang magagandang bagay para sa atin. Kapag dumating ang oras na iyon, kapag bumaba ang pagpisil, pagkatapos ay nakikita natin kung ano ang pansamantalang nakita natin na pinamalas sa kabuhuan ng kapangyarihan nito. Magkakaroon tayo ng malaking pagpapala ngayong Linggo sa ganap na alas 12 ng tanghali, oras ng Jeffersonville. Nais kitang anyayahan na maging bahagi sa amin habang naririnig namin ang
ibaling ang paningin patungo kay Jesus. 63:12-9e. Hindi tayo magtitipon para marinig ang isang tao. Maraming mga lalaki sakali at lahat sila ay magkatulan. Hindi tayo titingin at maririnig lamang ang isang ministro o isang pastor. Titingnan natin at maririnig si Jesus. Magsasama-sama tayo mula sa iba't ibang panig ng mundo para marinig ang lalaking iyan. Ang lalaking iyan ng Diyos, iyon si Jesus ng Nazareth, ng laman bilang Diyos na nagsasalita sa kanyang nobya. Dapat mong tanungin ang iyong sarili. Ano ang iyong tinitingnan ngayon? Ano ang nakikita kapag tumingin ka? Makikita mo lamang siya habang tinitingnan mo siya sa pamagitan ng salita. Kung ano siya noong siya ay lumakad sa Galilea, ay ang siya ring bagay na siya ngayong gabi sa Jeffersonville, ang pariyong bagay na siya ay nasa Branham Tabernacle. Ano ang tinitingnan mo upang makita? Isang tagapagtatag? Isang denominasyonal na tao? Hindi mo itong nakikita kailanman kay Jesus. Nakikita mo na ba ang ilang dakilang pari? Hindi mo ito makikita kailanman kay Jesus. Hindi. Paano mo nakikita si Jesus? Sa pamagitan ng salita ng Diyos na nahayag. Dahil siya ang nahayag na salita ng Diyos. Kung ano siya noon, siya ngayon gabi at magiging magpakailanman. Tumingin kay Jesus ngayon at mabuhay. Ito ay nakatala sa salita. Hallelujah! Lamang na tayo ay tumingin at mabuhay. Brother Joseph Branham. Mga banal na kasulatan na dapat basahin bilang maghahanda sa pakikinig sa sermon. Bilang, Kapitulo 21, versikulo 5 hanggang 19. Isaiah, Kapitulo 45, versikulo 22. Zakaria, Kapitulo 12, versikulo 10. San Juan, Kapitulo 14, versikulo 12. Sa walong banyagang wika, www.branhamtabernacle.org at sa marami pang mga banyagang wika sa www.sbfellowship.info. Hanggang sa susunod na pagpalain kayo ng Diyos at Shalom!